Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday online service dito sa River of God Church, Revival Church Marilao. Welcome po. At sa oras pong ito, bago po tayo dumako sa ating praise and worship at Word of God, sama-sama po tayong manalangin and let us close our eyes and let us continue to pray. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, O God, pinasasalamatan ka namin, tunay nga, O Lord, na napakadakila ng iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Lord God, salamat po, minsan pa, it's Sunday, it's worship time, Abba Father, O God. We continue, O Lord, hallelujah, na nagpapasalamat sa hapong ito sapagkat minsan pa bawat isa sa amin ay makakakinig na iyong salita, O God. Hayaan mo, Panginoon, na bago kami tuluyang lumapit sa iyong harapan, continue to search our hearts, Abba Father, O God. Lord, you said in your word in 1 John 1:9, if we continue to confess our sins to you, you'll be just and faithful to forgive us and to cleanse us in all our righteousness, O God. Lord, hallelujah, patuloy nga, Panginoon, na patawarin mo kami at linisin ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, O God. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, O God. At sa oras pong ito, Panginoon, with one heart, Abba Father, we continue to bow down and kneel before you, O God, as we continue to pray, O God. Hallelujah, Jesus, for our country, O God. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming Pangulong Rodrigo Duterte, O God. Lord, continue to bless our country, our President, Panginoon. Give him wisdom and knowledge, O God, especially this time, Panginoon, na nakakaranas ang bansang Pilipinas ng pandemya, Panginoon. Lord, we pray, Abba Father, O God, ang pandemyang ito na coronavirus ay matatapos na sa pangalan ni Jesus, O God. At patuloy nga, Panginoon, na babangon ang Pilipinas, O God. Sama-sama kaming babangon, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, O God. Lord, salamat po, Panginoon, even, O God, hallelujah, sa lahat, Panginoon, na nakikinig ng online service na ito, Panginoon. Hayaan mo, O God, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong service, O God, bigyan mo ng puso ng bawat isa na isang matamang puso, Panginoon, na handang makinig at ikit sa lahat maitanim sa puso ng bawat isa sa amin ang salitang iyong ibababa, Panginoon. Lord, salamat po, O God, sa gagamitin mo na maghayin may salita kay Pastora Elby, continue to give her wisdom and knowledge that only coming from you. May sabi lamang niya at may ipupa ng kanyang mga labi ang nais mong maihayag sa aming kalagitnaan, O God. And as she speaks your words, Abba Father, continue to signs, wonders, and miracles to your people, Panginoon. Truly, O God, pagkamata, online service ito, pero hindi ka naninibatahan na anumang distance, na anumang space, anumang time, Panginoon, you're not limited of anything, O God. Truly, O Lord, that nothing is impossible with you. Salamat po, O God, sa lahat ng gagamitin mo sa online service na to, sa Lucero family, sa praise and worship. Thank you, O Lord, bless their lives, Abba Father. And we continue to pray, O Lord, hallelujah, katagumpayan ng service na to, Panginoon. We only claim the victory that only cometh from you, and we continue to declare that Jesus is Lord over our lives, over our country, and over our church, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papurit, pasasalamat, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. This we pray, amen and amen. Sa oras pong ito, salamat po at sama-sama po tayo magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ng Lucero family. Hallelujah, Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang sabi po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 54, talatang 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Walang anumang sandata raw po na maaaring makapaminsala sa atin sapagkat ang Diyos po ang siyang ating tagapagtanggol at siya rin po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa lahat po ng bagay. Kaya purihin natin siya, pasalamatan at may kagalakang awitan. Thank you.
shadow, in the shadow, in the shadow, Lord reigns. In the shadow, in the shadow, in the shadow. Shadow of your wings, I rely on your faithful covering. Arrows fly, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow. Shadow of your wings, I will hold the vision of the rain. Night will fall, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow. Shadow of your wings, I rely on your faithful covering. Arrows fly, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow. For you deserves all the praises and glory. For you alone are worthy to be praised. Hallelujah, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your kindness, Lord. Oh, we worship you, Lord God. We glorify your name. Pinupuri ka namin naman. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat dapat na pagpurihan. For you deserves all the praises and glory. Praise God. Hallelujah. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Magandang hapon po. Welcome po sa River of God, Revival Church Marilao Online Worship Service. Purihin po ang Diyos at sa hapon po ito, tayo po ay muling magkakasama-sama na sambahin, pasalamatan at makinig po ng mensahe ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa Family Lucero na minsan pa ay ginamit po ng Diyos para po mag-lead ng ating praise and worship. Praise God. Sa hapon po ito, our theme is about find your true riches in Christ. Hanapin mo ang tunay na kayamanan kay Kristo. Ang ating pong subtitle is Letter to the Church in Laodicea, the Lukewarm Church. Ang ating pong verse ay matatagpuan sa Revelation chapter 3, verse 14 to 22. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen,
the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. New International Version of Bible. Basahin po natin, mga kapatid, sa ating wikang Tagalog. Ang mensahe para sa iglesia sa Laodicea. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan kung diringginin mo man ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo. Nakatabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po ay yumuko, mga kapatid, at manalangin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa hapo ito. Minsan pa aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa iyong mahabagin at punong-punong biyaya ng trono mong punong-puno ng biyaya, aming Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isang nakikiisa sa gawain ito ngayong hapon. Dalangin ko po, O Diyos, na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan. Father God, humingi po kami ng tawad sa lahat pong aming kasalanang nagawa at salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na siyang naghugas at naglinis ng aming mga kasalanan. Nawa ang mensahe mo, aming Diyos, sa iyong hapon ay maunawaan namin lahat at nawa, O Diyos, makapagbigay lakas po sa amin at magamit po namin, ma-apply po namin sa aming pang-araw-araw. Sa iyo po namin binabalik, aming Panginoon, ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo.
In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Ang sabi po, Laodicea was the wealthiest of the seven cities, known for its banking industry, manufacturer of wool, and a medical school that produced eye ointment. Ang lugar po ng Laodicea, siya po ang pinakamayamang lugar sa pitong cities, sa pitong churches na ating pong iniisa-isang pinag-aaralan every Sunday. Sabi po, sila po'y kilala sa banking industry at meron din po silang minamanufacture na cloth, na wool, na first class po ito na pagdating sa mga tela. At meron po silang medical school na gumagawa ng eye ointment na ito po'y nakapagbibigay kagalingan sa lahat po ng may karamdaman sa mga mata. In AD 60, the city was destroyed by an earthquake. Rather than accepting aid from the Roman Empire, the people of Laodicea refused any help and rebuilt the city themselves with their own resources. Noon daw pong AD 60, ang lugar ng city, ang city ng Laodicea ay nasira gawa ng lindol. Hindi po sila nag-accept ng tulong sa Roman Empire bagkos tinayo po nilang muli ang kanilang city sa pamagitan lamang ng kanilang sariling kaparaanan o sariling resources. Ganun po kayaman ang lugar ng Laodicea. Laodicea appeared to have everything, but the city had always a problem with its water supply. Lahat po nandun na. Lahat po ay meron na ang kakayanan ang Laodicea. Iisa lamang po ang lagi nilang problema, yung supply po ng kanilang tubig. Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 14, this is the message from the one who is the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. These titles emphasize the Lord's faithfulness, sovereignty, and power to bring all things to their proper completion. The Amen word, ang sinasabi po dito, siya yung matapat na Diyos, makapangyarihan sa lahat, na namagbibigay kaganapan ng lahat ng bagay. Siya po yung nagbibigay ng mensahe sa ating kalagitnaan ngayong hapon at sa church po ng Laodicea. Sabi po naman sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Sila daw po, nakikita ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa. Kaya lang po ang nakita ng Diyos sa kanila, hindi sila malamig, hindi rin sila mainit. Sana daw po malamig sila o di kaya ay mainit po sila. Sila daw po ay church na lukewarm, maligamgam. Ang problem po nila sa kapanahon nila ay water, tubig, kaya po ini-illustrate po ng Panginoon sa oras na ito ang kanilang kakulangan. Sa pagdating po sa water, hindi sila hot, hindi rin sila cold, sila po ay lukewarm o maligamgam. Kaya po ang sabi, they are about to spit out, sila po ay iluluwa or isusuka dahil po lukewarm sila. Hindi po sila hot, hindi po sila cold. Both hot and cold water were useful. Pakinggan po natin ito mabuti. Pareho daw po ang mainit na tubig at malamig na tubig ay kapaki-pakinabang. Hot water can heal and cold water can refresh. Ibig sabihin, pag uminom tayo ng mainit na tubig, tayo makakaranas ng kagalingan. Meron po akong pinong sa Facebook ng isang araw lamang kung ano po ang kagandahan ng pag-inom ng mainit na tubig ting umaga habang walang laman ang ating mga tiyan. Meron pong magagawang magandang bagay yon sa ating kalusugan. Yun po ay katunayan na ang hot water po ay kagamit-gamit, useful. Kaya gusto po ng Panginoon, sana ang Laodicea ay mainit. Ang cold water po naman ay useful din. Kapag uminom ka ng malamig na tubig, ikaw po ay marirefresh.
Kaya po ang sabi, sila'y hindi mainit, sila'y hindi malamig, sila'y lukewarm, kaya sila po ay i-spit out o iluluwa o isusuka. Our presence as Christian can heal or refresh someone. Tayo po, ang presensya po natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, mananampalataya, tagasunod na ating Panginoong Jesus. Yun lang pong presence po natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, makapagbibigay kagalingan o makapagbibigay refresh sa ating mga taong nakakadaupang palad. Lalo na po sa panahong ito. Marami pong tao ngayon na nakakaranas ng takot, pag-aalala, sobrang anxiety, sobrang pag-iisip, sobrang kawalan ng pag-asa. Tayo po bilang Kristiyano, pwede po tayo makatulong sa kanila. Katulad ng mainit na pag-ibig at pananampalataya natin sa Diyos na hinahagtulad sa mainit na tubig, na pwede po natin ma-share ang kabutihan ng Diyos para ang lahat po ng ating nakakadaupang palad, nakakaranas po ng healing sa kanilang mga nararamdamang takot at pag-aalala. Yun namang pong malamig na tubig, nakakapag-refresh. As believer ng Panginoong Jesus, sikapin po natin na nakakaramdam ng refresh ng pakiramdam ang mga taong nakakausap natin. Yung bang pag nakadaupang palad po tayo, damang-dama po nila na gumagaang. Parang uminom sila ng malamig na tubig, na gumaang ang kanilang pakiramdam, na refresh po sila. Dahil meron silang nakausap na mananampalataya, meron silang nakausap na pinalalakas sila. Dahil sila po ay nagbabahagi ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Gusto ko lang po i-remind last Sunday, may nabanggit po doon na ang mission po ng church, ang mission natin bilang Christian believer, yung liwanag ng Panginoong Jesus na mayroon po tayo, maipalaganap po natin ang liwanag na yan sa madilim na mundo. Yan po rin ang katulad ng tubig na mainit, nakapagbibigay kagalingan, at tubig na malamig na nakapagbibigay refreshment sa ating mga pisikal na katawan. Sabi po, sikapin natin na pag nakasalamuha tayo ng tao, meron silang mararamdamang kakaiba dahil tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Sikapin po natin sa panahon ngayon, hindi man tayo makatulong sa mga pinansyal na pangailangan ng ating kapwa, mabigyan man lamang natin sila ng sharing about the goodness and faithfulness ng ating Panginoon. Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 17, "You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked." Sabi po, some believers assume that numerous material possessions are a sign of God's spiritual blessing. Akala po ng iba, kapag sila po'y maraming mga material na bagay, kaya nilang bumili, mag-acquire ng mga material na bagay, anytime kayang bumili ng bagong sasakyan, kaya magpa-renovate ng bahay, kayang bumili ng bagong bahay. Ang pakiramdam po ng iba, yun po ay sign ng God's spiritual blessing. Laodicea was a wealthy city and the church was also wealthy. But what the Laodicean could see and buy had become more valuable to them than what is unseen and eternal. Dahil ang Laodicea po ay mayaman na city, ang kanilang church ay mayaman din po. Lahat po ng mga Laodicean, ang akala po nila yung nabibili nila ay mas mahalaga. Yung kayamanan nila ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na hindi nakikita at pang walang hanggan. Hindi po nila na-realize na sila po ay blind, sila po ay naked, sila po ay pitiful. Ang nakikita lamang po nila, sila po ay nakakaluwag, nakakariwasa, at punong-puno ng karangyaan sa pamumuhay. Wealth, luxury, and ease can make people feel confident, satisfied, and complacent. Ang kayamanan daw po, ang karangyaan, ang kagaangan sa buhay ay pwede pong magpadama sa tao na siya'y satisfied na,
siya'y confident na at siya po ay wala na pong kailangan. Kaya po, ang sinuturo po sa atin ngayong hapon, no matter how much you possess or how much money you make, you have nothing if you don't have vital relationship with Christ. Naunawaan po natin, kahit gaano kalaki ang iyong kayamanan, kahit isip mo wala ka ng kailangan tulong sa iba, hindi po yan magkakaroon ng kabuluhan o hindi ka po magkakaroon ng satisfaction na tunay kung wala ka pong tunay din na relationship sa ating Panginoong Jesus. Instead of centering your life primarily on comfort and luxury, find your true riches in Christ. Misa nakasentro lang ang buhay mo sa mga bagay na makapagbibigay comfort, sa mga bagay makapagbibigay saya, karangyaan sa mundong ito, pero hindi po yan ang nakikita ng Panginoon. Pwede sabihin ng isang tao, I am rich. Hindi ko kailangan ng tulong nino man dahil ako'y mayaman. Pero sa paningin po ng Panginoon, ikaw ay mahirap, ikaw ay bulag, ikaw ay naked, hubad. Kumbaga, you are nothing. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa mundo, you are nothing without God. Sabi po sa verse sa Matthew 16:26, what does it profit a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Ano daw po ang mapapakinabang ng isang tao? Makamit man niya ang buong mundo, yaman ang buong mundo, mapasakay niya, kung ang kaluluwa naman po niya ay mapapahama. So ang mga yaman po na tinataglay ng Church ng Laodicea, hindi po yan ang tunay na kayamanan na dapat pong ninanais ng mga taong namumuhay sa mundo ito. Kaya ang sabi po ng ating tema ngayong hapon, find your true riches in Christ. Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can be rich. Pinapayuhan daw po ng ating Panginoon ang mga taga Laodicea na bumili ng ginto refined in the fire, na gintong pinakinis sa apoy para ikaw ay maging mayaman. They are known, kilala po sila, for great wealth. But their material wealth had no eternal benefit. Kilala po silang mayaman, pero yung kayamanan po nila walang panghanggang benepisyo na mabibigay po sa tao. So Jesus commands them to come to Him for true spiritual riches. Kaya inuutusan sila ng Diyos na lumapit sa Panginoon upang masumpungan ang tunay na kayamanang pang-espiritual. Real spiritual treasure is investing on heavenly things. Brothers and sisters, sabi ng Panginoong Jesus sa oras na ito, ang tunay na kayamanang espiritual ay ang iyong pag-iinvest sa mga bagay na makalangit. Sabi po sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21, huwag kayong mag-iimpok na mga kayamanang dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So kilala po tayo ng Panginoon. Tandaan po natin palagi, mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkilala natin sa ating sarili. Alam po ng ating Panginoon na pag tayo'y napakayaman na, nando na ang ating puso. Mas madalas po yun nangyayari. Kaya binibigyan niya tayo ng mensahe ngayong hapon na mag-focus, mag-invest tayo sa mga bagay na makalangit dahil yun po hindi masisira. Yun lamang po ang kayamanan na hindi makukuha ng sinuman.
Yun lamang po ang kayamanan na hindi mananakaw sa atin ng sinuman. Yun po yung kayamanang pangwalang hanggan na pagdating po ng takdang panahon na tayo ay bawian ng buhay o dadating ang Panginoong Jesus sa panahong ito. Yun po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yun pong ating kayamanang meron ngayon. Gano'ng karami man po ang mansyon, bahay, maraming ari-ari ang lupain, kotse, swimming pool. Lahat po yan pwedeng angkinin, pwedeng magkaroon ng tao. Pero pag alis po natin sa mundong ito, maiiwanan po natin lahat yan. Isa lamang po ang pwede nating madala. Yung ating pong relationship sa ating Panginoon. Yung ating pong pinag-investan sa Diyos. Ang lahat po na nakikinig sa gawain ngayong hapon, kayo po ay nag-i-invest ng kayamanang pangkalangitan. Ang lahat po ng nanalalangin araw-araw, ang lahat po ng nagbabasa ng Biblia araw-araw, ang lahat pong nakakagawa ng kabutihan araw-araw sa kapwa-tao para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon, lahat po ng ginagawa niyong yan ay hindi nawawalan ng kabuluhan dahil yan po ang tinatawag na pag-i-invest para sa mga makalangit na bagay. Amen po ba? Sana po maliwanag po nating nauunawaan ngayon na pwede pong tayo po ay nalulungkot dahil maliit lang ang bahay natin o pwedeng wala tayong sariling bahay dahil nangungupahan lang po tayo. Pero tandaan po natin mga kapatid, doon po sa kalangitan, meron po tayong sariling bahay na hinahanda na po ng ating Panginoon sa ating pagdating doon. Kaya wag po natin kalungkutan ang mga material na bagay na wala po tayo ngayon sapagkat hindi po yan ang mahalaga sa Diyos. Mag-impok po tayo ng kayamanang merong po tayong makakamit na heavenly reward for eternity. Next po, ang sabi po ay, number two, I counsel you to wear white clothes so you can cover your shameful nakedness. Pinapayuhan daw po ang mga taga-Laodicea ng Panginoong Jesus na bumili sa kanya ng puting damit para makover po yung mga nakakahiyang kahubaran ng tao. The city is proud of its wool cloth and dyeing industry. Very proud po ang Laodicean dahil sila po ay nagmamanufacture ng mga wool cloth. Ang wool po ay isa sa first class na tela at sila po ay merong dyeing industry na kukulay. Yan po ang mga kayamanan ng mga taga-Laodicea. Christ told them to wear white clothes, a symbol of righteousness in the sight of God. Ano po ibig sabihin? Walang halaga sa Diyos ang mayayamang telang wool na yan. Kahit ano pang kulay ang gamitin mo para i-dye ang wool na yan, hindi po yan mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga po sa Diyos, magdamit tayo ng puti na sinisimbolo ang righteousness sa harapan at sa paningin ng ating Panginoon. Amen po ba? Magsuot man tayo napaka-expensive na damit, pa-embroider mo yan ang napakagagandang embroidery, pakulayan mo yan ang napakagandang kulay, hindi po yan mahalaga sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin ng puting damit, symbol of righteousness. Sabi po sa Book of Isaiah 61:10, buong puso akong nagagalak kay Yahweh, dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Ang Panginoon po nagsuot sa atin ng damit ng kaligtasan. Ang kaligtasan po natin isinuot na sa atin ng Panginoon at ang balabal po ng katwiran, which is righteousness. Sa Tagalog po, ang righteousness ay katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo ay magagandang bulaklak. Gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Ganun po ang paningin sa atin ng Panginoon. Nakadamit tayo, nakasuot tayo ng kaligtasan at nakabalabal tayo ng katwiran o righteousness na ilentulad sa lalaki ikakasal na palamuti ang ulo'y magagandang bulaklak gaya ng babae ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Yun po ang sinisimbolo ng merong nakabalabal na righteousness. So mga kapatid, sikapin po natin, hindi man tayo nakadamit ng magagandang kasuotan, sikapin po natin nakadamit po tayo ng puti na ang sinisimbolo po ay katwiran, sinisimbolo po ay pagiging matuwid,
sa harapan ng ating Panginoon. Last Sunday po, ang pinaka-last po na tinuro sa atin, strive to live in purity and holiness. Uulitin ko po. Minsan, nalalakihan po tayo sa salitang holiness, purity. Simple lang po ang sinabi ng isang linggo. Obey the Word of God, apply the Word of God. Yan po ang holiness. Sumusunod ka sa salita ng Diyos at sinusunod mo, ina-apply mo ang mga salita ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos, yun ang yung sinasapamuhay, yan po ang holiness at sa hapo po ito, righteousness in the sight of God. Clothed with white dress. Yan po ang nais ng Panginoon. Uulitin ko po, we are the bride. Tayo po ang bride ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Si Kristo po ang ating groom. Kaya we need to wear white clothes. Lagi po natin iisipin ang white clothes ay sinisimbolo ng purity and righteousness in the sight of God. Next po, ang sabi, Christ told them to buy ointment for their eyes so they could see the truth. Laodicea is so proud of their precious eye ointment that healed many eyes problem, but still blind to see the true riches in Christ. Meron nga po silang eye ointment. Very proud po sila na meron silang na-produce na eye ointment na lahat po nang nag-a-apply ng ointment na ito'y gumagaling ang mga sakit karamdaman sa kanilang mga mata. Pero hindi rin po mahalaga yun sa Diyos, kaya pinapayuhan po sila na bumili daw po sila sa Panginoon ng pangpahid sa mata para makita nila ang tunay na kayamanan na bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa 1 or John chapter 9 verse 39, sinabi ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Ano po ibig sabihin nito? Pumunta ating Panginoong Jesus para humatol, mag-judge kung ano po ang ginawa ng tao sa buhay na pinahiram sa kanya ng ating Diyos Ama. Para daw po makakita ang mga bulag. Kasi po marami pong nabubulagan ngayon. Akala po nila ang tunay na kayamanan. Sila po'y nag-aagika o nagnanais ng kayamanang worldly. Yung nakikita ng dalawang mata. Kayamanang nararanasan na experience ng physical body. Pero ang nais po ng Diyos, yung mga mabulag. Mabulag yung mga taong nakakakita ng mga worldly. Yung mga bulag na hindi nakikita, yung mga pupuntahan pagdating ng takdang panahon, which is eternal life, yun po ang gustong makita ng ating Panginoong Jesus. Gusto ko pong ipaunawa sa lahat na tayo po bilang Kristiyano, bilang believer, we are living in two different worlds. We are living in a worldly world and we are living in a supernatural realm. Ang gusto ng Panginoon, mabulag ang mga mata natin sa mga bagay, kayamanan, karangyaan na nakikita ng mga mata natin. At ang nais ng Panginoon, makita natin yung beyond things na dadating pag nandun na tayo sa paraiso, sa paradise, sa piling ng ating Panginoon. That is the supernatural realm. Yung mundo po, tandaan po natin, ang nagahari po dito, si Satan. Kaya ang gusto niya, ang tao, pagharian niya, na ang makikita ng tao, yung mga bagay na nakikita ng mata, na pwede mo nang ma-enjoy ngayon. Kaya ang hirap pong pigilin ang laman natin. Ang hirap pong turuan ng laman. Ang hirap turuan ng ating mga isip na huwag natin gawin ang mga bagay na worldly. Humiwalay tayo sa mga makamundong bagay. Pero si Satan, dinadala po tayo dyan dahil madali tayong akitin dahil nararanasan ng katawan natin ang sarap, kasaganaan. Ang gusto ng Panginoong Jesus, kaya siya dumating. Kasi po sabi po sa John 10:10, si Satanas, ang kaaway, dumating para magnakaw, pumatay, mangwasak. Siya po ang nagrurule sa mundo. Madali niya tayong maakit sa mga worldly things. Kasi madali po tayo maakit na nakikita natin talaga yung mga karangyaan, kasaganaan sa buhay.
ang di po natin nakikita yung supernatural, real na buhay natin pagdating po natin sa piling ng ating Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon po, pumunta siya rito para mabulag ang mga tao sa mga nakikitang makamundo. At mabuksan po ang mata, makakita sa mga bagay na hindi nakikita. So sana po maunawaan po natin ang mensahe ngayong hapon. Very proud ang Laodicea dahil nakakapag-produce sila ng gamot sa mata sa mga taong may karamdaman sa mata. Pero ang message po ng Panginoon, makita ng tao ang ino-offer ng ating Panginoong Jesus na buhay na hindi man natin nakikita sa ngayon. Hindi man natin nararanasan ang sarap sa ngayon, pero pag alis natin sa mundong ito, doon natin mararanasan ang buhay na walang hanggan, na wala na pong hirap, wala na pong sakit, wala na po tayong mararanasan anumang trials, challenges, and discomfort sa buhay. So, sana po naunawaan po natin ang tatlong bagay na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Find the true riches in Christ. Sabi po sa ating conclusion, God would discipline this lukewarm church. Didisiplinahin daw po ng Diyos ang maligamgam na church, ang maligamgam na Kristiyano. Tandaan po natin, di lamang ito sa mga taga-Laodicean, kundi para sa atin po na mga believer din. Didisiplinahin niya ang mga lukewarm, ang pananampalataya. The purpose is not to punish, but to bring people back to Him. Ang purpose po ng pagdidiscipline ng Panginoon, hindi para tayo parusahan, hindi para ibalik tayo sa piling ng Panginoon. Are you lukewarm in your devotion to God? Ikaw ba ay isa sa mga maligamgam ang pagdidevotion sa ating Panginoon? Alam niyo po kung pag-iisipan natin ang pandemic na ito na nagaganap sa buong mundo, ito po ay paraan po ng pagkilos at paghipo ng Diyos sa mga taong mayroong maligamgam na relationship sa ating Panginoon. Sabi po, God may discipline you to help you out of your uncaring attitude, but He uses only a loving discipline. Didisiplinahin po tayo ng Diyos para maalis po tayo sa walang pakialam nating attitude sa mundo. Napakarami pong tao ngayon namumuhay sa mundong ito. Wala silang pakialam bakit may pandemic. Wala silang pakialam bakit nangyayari ang crisis na ito sa mundo. Hindi po nila man lang namamalaya na nagpaparamdam po ang Diyos na bumalik ka sa akin o kilalanin mo na ako. Mag-repent ka na, magsisi ka na, dahil namuhay ka ng para sa pansarili mo. Mayaman ka, may kakayanan ka, nakalimot ka na sa akin. Yan po ang message ng pandemic. Pero sa ating po mga Christian believers, ang message po, mas maging mainit pa tayo, maging hot water tayo, or maging cold water po tayo, para pareho pong tubig na yan nagiging kagamit-gamit po sa buhay natin at sa buhay ng mga taong makakasalamuhan natin. So sabi po sa Hebreo chapter 12 verses 5 to 6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Praise God! Ang lahat po ng tumanggap sa Panginoong Jesus ay binigyan mo po ng pribilehyo na maging anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, pinapalo po ng Diyos ang kanyang mga anak. Dinidisiplina ang kanyang mga anak. Huwag po tayong panghinaan ng loob sapagkat yan ay pagpapatunay na tayo po ay mahal ng Diyos. Kung nakakaranas po tayo ng pagdidisiplina, maaaring iba po sa atin, dating may karangyaan, dating maayos ang buhay, minsan dumating ka sa panahon na parang maraming nawala sa'yo,
hindi, wag mong iisipin, kapatid, na hindi ka na mahal ng Diyos o bakit ka dinisiplina o bakit ka pinalo ng Diyos. Pag dumating sa atin ang ganyang pagkakataon na may mga bagay na nawala sa atin, na pakiramdam natin, hindi na tayo mahal ng Diyos o dinidisiplina o pinapalo tayo ng Diyos dahil mayroon tayong mga pagsubok na dinadaanan. Ang mensahe lang po niyan, mga kapatid, gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Maaring nakalimot tayo, maaring may nagawa tayo na nais ng Diyos, ma-realize po natin na anak, kailangan mo ako. Anak, mahal kita. May gusto akong makita mo, ma-realize mo, kaya meron kang nararanasan na pagdidisiplina para mula sa akin. Basahin po natin yung Revelation chapter 3 verse 20. Ang sabi po dito, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringginin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. Jesus knocks at the door. Kumakatok po. Door of our heart. Because He wants to save us and have fellowship with us. Napakabuti po ng Diyos. Kumakatok siya sa puso ng mga tao dahil gusto ng tao iligtas. Gusto ng Diyos iligtas ang tao. Kumakatok ang Diyos sa puso ng tao dahil gusto ng Diyos makipag-fellowship sa tao. He is patient and persistent in trying to get through to us. Not breaking and entering but knocking. Ang Diyos punong-puno ng pasensya at hindi tumitigil sa pagkatok sa puso ng tao. Pwede naman po niya, pumasok lang siya. Pwede niyang sirain yung pintuan. Pwede siyang pumasok na lang. Pero napaka-gentleman ng ating Diyos. Gusto niya kumatok dahil ayaw niyang pumasok sa puso ng tao na hindi siya pinapapasok. Unawain po natin ang message po ng Panginoon sa ating lahat. Namimiss tayo ng Panginoon. Gusto ng ating Panginoong Jesus makipag-fellowship sa atin. Gusto niya papasukin natin siya. Umupo tayo at kumain tayong kasalo niya. At yung hindi naman nakakakilala, tinatanggap pa siya, kumakatok din siya sa puso ng mga taong yun. Dahil gusto ng Panginoong Jesus, iligtas ang tao sa kaparusahan ng kasalanan na pwede niyang nagawa. He allows you and me to decide whether or not to open our lives to Him. Some people, sad to say, are so busy enjoying worldly pleasures that they didn't notice that He was trying to enter. Nakakalungkot po ang mga tao, karamihan sa tao sa mundong ito. Sa sobrang kagalakan, kasiyahan, kabisihan sa mga worldly pleasures, sa mga makamundong kasiyahan, hindi nila nararamdaman ng ating Panginoong Jesus ay gustong pumasok sa kanyang puso upang makipag-fellowship o di kaya iligtas siya. Yan po ang nangyayari pag sobrang busy ang tao sa mundo. Sobrang pagpapagal sa hanap buhay, sobrang pagpapasarap ng buhay, hindi po nanonotice o nararamdaman, nakikita na ang Panginoong Jesus kumakatok na sa puso ng tao. Napakasarap po na ang King of Kings and Lord of Lords ay naghahangad na makipag-fellowship sa atin. Sino po ba tayo? Tayo po'y makasalanan. Hindi po tayo nakakalipas ang araw na hindi tayo nagkakasala. Ang gusto lamang ng Panginoon, humingi tayo ng tawad at makipag-fellowship tayo sa Kanya. Miss na miss tayo ng Panginoon kapag tayo nakakalimot sa Kanya. Next po, sabi sa Revelation chapter 3 verse 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo. Nakatabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Imagine that, brothers and sisters. Kung tayo magiging mananagumpay, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Jesus umupo katabi ng kanyang trono. Dahil siya nung magtagumpay, ngayon po nakaupo siya sa katabing trono ng ating Diyos Ama.
Jesus makes a promise to every believer who will be an overcomer. He will share Christ's future kingdom. Yan po ang pangako ng Panginoon. Mga anak, maging mananagumpay kayo at pinapangakuan ko kayong isasama ko kayo kung saan ako ngayon nakaupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. Saan po tayo gusto ng Diyos maging mananagumpay? Maging mananagumpay po tayo sa inaalok na kayamanan ng mundo na hindi po natin madadala pagdating po natin sa piling ng ating Panginoon. Maging mananagumpay po tayo sa mga kasalanang inaalok ng kaaway sa atin. Maging mananagumpay po tayo sa mga pinapain o bitag ng kaaway sa atin para malayo po tayo sa Panginoon. Maging mananagumpay po tayo sa mga trials, mga pagsubok na dinadanas natin. Lahat po ng tao dumadanas ng pagsubok sa panahon ngayon, walang mayaman, matalino, walang makapangyarihan. Lahat po under pandemic, lahat po under crisis. Ang Panginoon lamang po ang makapagliligtas sa atin sa crisis na ito. Kaya ang mensahe po ng Diyos every Sunday sa atin, humingi ng tawad sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon at maging overcomer. Katulad ng Panginoong Jesus, nang siya ay maging mananagumpay, tinupad niya hanggang sa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, ngayon po nakaupo siya sa kanang trono ng ating Diyos Ama. Those who has an ear must listen and understand. Ang lahat po ng mayroong pandinig ay makinig at unawain. The pleasures of this world, money, security, material possessions can be dangerous because their temporary satisfaction makes us indifferent to God's offer of lasting satisfaction. Hindi po makabubuti sa atin. Ang tawag po, sabi dito, ay dangerous sa ating lahat. Na yung mga kasaganaan at karangyaan ng mundo, katulad ng pera, kayamanan, mga material possessions, doon po tayo palaging nakatingin at doon po tayo laging umaasa. Dahil yung pong binibigay niyang pansamantalang kaligayahan o kasaganaan po sa atin, siya po ang naglalayo sa atin, sa ating Panginoon, mas madalas, mas nakakalimot tayo sa Diyos kapag sobrang sagana ng ating buhay. At nawawalang kabuluhan po yung ino-offer po ng Diyos sa atin na pangwalang hanggang kasaganaan. You must find your true riches in Christ. Nawa sa hapong ito, naunawaan po natin kung ano po ang sinuturo ng Diyos sa Church ng Laodicea, at sa ating lahat na mayroong pandinig, nakinig po nawa tayo ng mensahe ng Panginoon at naunawaan po natin. Isa lamang po ang gusto ko po iwanan sa lahat. Palagi po natin bigkasin. Christ is more than enough for me. Lagi po natin bibigkasin yan, mga kapatid. Christ is more than enough for me. Christ is my Lord. Christ is my Savior. Christ is my helper. Christ is my healer. Christ is my provider. Christ is my friend. Christ is my hope. Christ is my everything. If Jesus Christ is in me, I have everything. Wala na po tayong mahanapin. Kaya po ipagkaloob ng Diyos lahat, lahat sa atin. At ang ino-offer po niya ay pangwalang hanggan, hindi po pangsamantala lamang dito sa lupa. Remember, brothers and sisters, we are citizens of heaven. Kaya kung meron po tayong dapat pagkukulan, mga bagay makapaghatid po sa atin sa langit, sa heaven, kapiling ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay lumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit na dakila at makapangyarihan sa lahat, na walang hanggang nagmamahal sa amin. Sa oras po ito, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mensahe na binaba sa aming kalagitnaan. Father God, thank you so much for reminding us na huwag namin ikabalisa, ikalungkot. Kung may kakulangan kami,
sa kayamanan, kasaganaan, haginhawahan na ino-offer ng mundo ito. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ang makita po namin, maisapamuhay po namin, maunawaan po namin, ay mga bagay na makapagdadala po sa amin sa piling mo na pangwalang hanggan. Salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa pag-asa. Salamat po sa pananampalataya. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin na alam po namin kailanman, Panginoon, ang pag-ibig niyo po ito hindi magmamaliw, hindi magbabago, at ang lahat ng pangako niyo po sa amin, Panginoon, tuto pa rin niyo, Diyos, na hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo po kami pabayaan. Nawa ang bawat isa'y makadama na ang Panginoong Jesus ay kumakatok sa pintuan ng mga puso ng mga tao. Una, ang mga taong hindi pa nananampalataya kay Jesus, nais niyang maligtas, kaya kinakatok niya ang mga puso. Ang mga believer ni Christ naman, kinakatok ang puso ay nais ng Panginoong Jesus makipag-fellowship sa kanyang mga anak. Sapagkat nasasabi ka, O Diyos, na ang mga anak mo ay nais mo, Panginoon, na laging nagpikipag-isa sa iyo. Kung meron po kaming dapat pagsumikapan sa mundo ito, ma-develop po namin, O Diyos, ang aming intimate relationship sa iyo. Salamat po aming Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa pag-iingat at pagmamahal mo sa aming lahat. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Sige po, tayo po ngayon ay dadako na po sa ating banal na komunyon. At gusto ko po ipaalala sa bawat isa na ang Holy Communion ay sinasagawa po natin upang alalahanin po natin ang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. Ito rin po ay pagpapaalala sa ating lahat na ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus ang naghugas at naglinis ng ating mga kasalanan. Dinadaos po natin ang ating Holy Communion every Sunday, lalo po ngayon na may panahon po na tayo ay humaharap sa pandemic. Ang pangako po, the blood of Jesus will cover us from any plague, from any sickness. Iko-cover po tayo ng banal na dugo sa salot na ito na dala ng coronavirus. I-claim po natin yan na hindi po tayo ma-infect ng coronavirus na ito dahil we are covered by the blood of Jesus Christ. At ang promise pa po, by His wounds, we have been healed. Sa mga latay na tinamok ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano man sakit at sakit at karamdaman ay kaya pong bigyan ng kalunasan. Sige po, ihanda po natin ang elementong simbolo ng tinapay na katawan ni Kristo at elementong simbolo ng kanyang dugo. Basahin po natin sa 1 Corinto chapter 11 verses 23 to 28. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso iyon. At sinabi, itong aking katawan ay nahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, binapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ngayon dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po'y saglit na pumikit. Siyasatin po natin ang ating mga puso at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Aming Diyos na dakila, sa oras po ito hawak namin ang elementong simbolo ng iyong katawan, katawang nabugbog at napako sa krus para sa aming kaligtasan at kagalingan ng aming mga karamdaman. Humingi po kami ng tawad, aming Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Salamat po sa dakilang bagay na ito na ginawa ninyo alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin. Sabay-sabay po natin kayo.
Hawakan natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hawak po namin elementong simbolo na yung dugo na nabubo para sa aming katubusan. Ang inumin ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng iyong dugo. Itong iinumin po namin ito, inaalala namin ang dakilang bagay na ginawa ninyo para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po natin. Marami pong salamat, aming Diyos Ama. Salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Pinagkaloob niyo po yung anak ni si Jesus para po sa kaligtasan namin, sa kaparusahan ang aming mga kasalanan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sa oras pong ito, darapo na po tayo sa ating offering o sa gawain po ng pagbibigay para sa ministry ng ating Panginoon. Before po tayo manalangin, nais ko lang po i-share ang verse pong ito sa Bible. Makikita po natin ito sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. Sama-sama po tayong magbasa. Sabi po doon, "As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. Verse 2, he also saw poor widow, but put in two very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Sa Tagalog po, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 20 tanso. At sinabi niya, ang inihahandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay buo niyang kabuhayan. Praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Makita po natin dito yung heart ng isang babaeng balo na kung saan po na yung the last money na meron siya, inihulog niya po para sa templo o para sa gawain ng ating Panginoon. Makikita po natin dito sa verse na ang Panginoon po, mas tumitingin po siya na sa ating pagbibigay, kung ito po ay tunay na nagagaling sa ating puso. Masarap pong magbigay ng ating the best offering para sa Panginoon kapag ito po ay nagagaling sa ating puso. Katulad po ng balong ito, na bagamat walang-wala na siya, pero naibigay pa rin niya yung nahuhuling pera sa kanya para sa gawain ng Panginoon. Katulad po ng karamihan sa atin na siguro po with this pandemic na ating naranasan, karamihan po na wala ng trabaho or some of us talagang no work, no pay, halos wala tayong pagpunan or source of income. Pero kahit na naranasan natin yon, makukuha pa rin nating magbigay sa gawain ng Panginoon. Yung maibigay pa rin natin yung the very best para sa Kanya. Bagamat nakaranas tayo ng financial problem these past few days. Sapagkat po ang ating Panginoon, when we give everything that we have na nanggagaling sa puso po natin, nakikita po yun ng Panginoon, and He will supply all our needs according to His riches and glory. Amen. Yan po ang pangako ng ating Panginoon na kahit kailan hindi niya tayo pagkukulangin. Amen. So patuloy lang po tayo magtiwala at sa oras pong ito, hawakan po natin ating mga kaloob sa ating Panginoon, and let us continue to praise the Lord. Hallelujah, Jesus. And let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Panginoon, tulad nga, O Lord, na nabasa namin sa iyong salita. Kaya mo, Panginoon, likhaan mo ng puso ang bawat isa sa amin, katulad ng widow na to, Panginoon, na nagbigay ng kanyang kaloob, O God. Hallelujah, Jesus, na nanggagaling sa kanyang puso.
that it be, hallelujah, O God, na maging will ng bawat isa sa amin, O Lord, sa pagbibigay namin ng aming ikapu, ng aming offering sa iyo, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin to the very best, higit sa lahat na nanggagaling sa aming puso. Hayaan mo, O God, hallelujah, Jesus, ang salapi na malilikong Panginoon ay magamit lamang sa ikalalawak na iyong ministeryo dito sa lupa, Panginoon. Bless, O God, hallelujah, the people, Panginoon, na magbibigay ng kanilang ikapot offering, O God. I pray that you continue to bless them financially, O God. At I pray, O Lord, na lahat ito ibabalik mo sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, truly, O Lord, hallelujah, Jesus, you are a great, great Abba Father, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papulit, pasasalamat sa pangalan na iyong bugtong na, na si Jesus. Let's pray. Amen. Praise God! Mga kapatid, muli tayo po ay nagtagumpay sa isa na naman pong gawain natin ngayong araw na ito. Salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya pong nauna at nangusap sa ating kalagitnaan. Tayo po ay darako na po sa ating pangwakas na panalangin. Let's all bow our heads. Hallelujah. Father God in heaven, thank you so much sa tagumpay na pinagkaloob niyo po sa aming gawain ngayong hapon. Salamat po, Diyos, sa buhay ng lahat ng anak mo na ginamit sa hapong ito. Nawa, O Diyos, patuloy ng bawat isa na membro ng ROG, Revival Church Marilao, ay maging kagamit-gamit, Panginoon. Ang bawat isa po, O Diyos, magnais na makapag-serve, magnais na mag-share ng Word of God sa pamagitan, Panginoon, ng aming mga online services every midweek, every Sunday, Panginoon. Father God, thank you so much for loving us. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, at salamat po sa lahat ng mabuting bagay na pinararanas niyo po sa amin, kaming mga anak mo, O Diyos. Wala po kami ibang pinagtitiwalaan, wala po kami ibang matibay na sandigan, kundi ikaw lamang, aming Diyos, amang makapangyarihan. At sa pangalan na iyong anak na si Jesus, kami pinananampalataya. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po'y naniniwala na kayo po ang magpapala sa buhay namin lahat. Tinataas po namin, O Diyos, ang isang buong isang linggo na muli aming kakaharapin. Kayo po ang mag-ingat sa aming lahat. Kayo po ang magpala, magbigay ng lahat ng aming pangailangan. At naniniwala po kami, O Diyos, na sa araw-araw ng aming buhay, biyaya mo'y sapat, O Diyos, at ang pag-ibig mo hindi nagmamaling. Bawat umagang kami magigising sa patambiyaya, grasya at pagkalinga at pag-iingat mo po sa amin. Aming Ama, tinataas po namin sa iyo ang pandemic na dinadanas po ng buong mundo. Nawa, O Diyos, kayo po ang magbigay ng kalunasan, kayo po ang magbigay ng katapusan ng pandemic na ito, Panginoon. Gumamit po kayo na mga tao, O Diyos, na pwede po makadiskubre, Panginoon, ng gamot o panlunas sa pandemic na ito. At higit sa lahat, O Diyos, ang kapangyarihan mo siyang kumilos, Panginoon, sa lahat ng bansa sa buong mundo. At higit sa lahat sa bansang aming minamahal, sa bansang Pilipinas, na lahat po na dumaranas ng sakit ng coronavirus ay makaranas po ng healing grace and healing power sa iyo. Aming Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, kineklaim po namin na kayo po magpapadala ng kagalingan sa lahat po na may sakit at karamdamang gawa ng coronavirus na ito, Panginoon. God, i-bless mo po aming bansa. I-bless mo po aming Pangulo, Rodrigo Duterte, at ang lahat ng nanunungkulan sa executive, legislative, and judiciary section ng aming gobyerno. Pagpalain niyo po sila ng katapatan sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Father God, i-bless mo po ang lahat ng Pilipino. Nawa lahat po kami, O Diyos, manampalataya sa iyo, magbalik loob sa iyo. Ang mga tao, Panginoon, na namumuhay sa kasaganaan at karangyaan na nakakalimot sa iyo, lahat po sila hipuin mo sa oras na ito. Alam po namin, wala ka pong ninanais, kundi ang lahat ng tao ay maligtas. Ang lahat ng taong nananampalataya sa iyo, laging magkaroon ng intimate relationship sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God.
for all the blessings. Thank you, Jesus, sa buhay na binigay mo para sa amin lahat. Thank you, Holy Spirit, sapagkat lagi mo kami sinasamahan at hindi mo kami iniwan. Brothers and sisters, tanggapin natin ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Jesus. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit ay mapasa ating lahat at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay maranasan natin sa bawat oras at araw ng ating buhay. God bless you, brothers and sisters. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine on you and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, this is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Isang malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Shalom, brothers and sisters. See you again next Sunday.